Hello mga bro, magandang araw. Welcome back ulit sa ating mga tutorial mga bro. Ngayon naman ay meron akong share sa inyo mga bro na ano tungkol dito sa ating pinakalining ng ating mini chainsaw. Ayan, para magtagal ito ay para magtagal ang inyong mini chainsaw dito sa kanyang pinakalining na ito. Ayan, para mapatakbo yung kanyang kadina. Saka dito sa kanyang pinaka-lining na ito, sa kanyang pinaka-preno mga bro. Bali, ang gagawin natin dito mga bro ay kung ito. Ang ginagawa ko dito, tinatanggal ko na ito. Kasi ito yung sumisira dito mga bro. Nag-overheat. Pag nagkiskisan itong lining na ito, saka itong pinaka-brick drum niya na ito, napapaso itong pinaka-con na ito. Napapaso itong pinaka-plastic na ito. Naluluto yan, nabubutas pagka nagkiskisan ito sa itong brick drum. Ayan, umiinit. Kaya ang maganda rito mga bro ay masishare ko sa inyo, tanggalin na lang. Kaya pagka nagde-deliver kami mga bro ng mini chainsaw, tinatanggal ko na ito automatic para pag nag-deliver kami, okay na siya. Okay, kasi mga bro, nakailang deliver na rin kami ng mga mini chainsaw IT. Halos lahat ng mga customer namin ay pinapatanggal ito. Kasi ito raw yung kani. Sumisira talaga doon sa ano dito sa pinaka-cover ng ating kadena. Saka ano doon sa cover ng guide bar ba. Okay, tanggalin na lang natin mga bro. Yan, tanggalin lang itong mga pinaka-screw niya. Yan. Okay, tanggalin natin. So, ayan. Sikutin lang natin dito. Ayan. Pag natanggal natin ito mga bro, itong pinaka plastic cover na ito nitong pinaka lining niya, tanggalin natin itong spring. Ayan. Pero pag deliver namin ito mga bro, kasama pa rin ito para maipakita dun sa may-ari. Tatanggalin lang para ano, hindi na ito yung sisira pa dun sa ating pinaka brick drum na ito. Sa pinaka-lining na ito. Okay. Bago nyo istila yung kuwan nyo, kadin at saka ano. Ayan, natanggal na natin. So, ang susunod naman mga bro ay kuwan ito. Ilalagay na natin yung ating kwan guide bar saka kadena. So bali na ito yung bali ito na yung guide bar natin mga bro. Ayan. Okay, tanggalin na natin. Ayan. So ito yung tools natin mga bro, ha? At yung kadena natin. So bali ilagay na natin mga bro yung ating ano guide bar. Ayan, ang gagawin nyo ganyan. Ayan. Ayan. Tapos susunod natin yung kadena. So ito yung kanyang kadena mga bro. Yan.
So ito yung ating kadina mga bro, yan. Check nyo lang baka baliktad yung paglagay nyo ay hindi yan kakain. Ayan o. Ito yung kanyang talim. Dapat nakaganyan dun sa ibabaw ng ano, guide bar nyo. Nakaganyan yung pwesto nya. Ayan, ito yung kanyang talim. Para pag kumain, dun sa ilalim. Ayan, so ilagyan natin yung kadina natin. Ayan. Tapos dyan. Tapos silayin natin ang bagya. Ganyan. Ayan. Tapos ang susunod naman mga bro, itong kana ito. Yung pinaka dowel na ito, itatapat natin dito sa kana ito, butas na ito. Ayan. Ganyan. So, adjust natin. Yan, tapat lang natin na ganun. So bali natanggalan natin pala yung pinaka preno nya dito mga bro, yung pinaka lining, para magtagal yung ating itong cover. So ayan, lagay natin. Ayan. Tapos lagay na natin yung ating nut. Ayan. Tapos adjustan natin mga bro yung kwan. Ito. Itong natin. Kanina natin masyadong maluwag. So higpitan natin ito ngayon. Ayan. So, kailangan dito mga bro, pagka naglalagay kayo ng ano, kadina, mayroon siyang pre-play na sabi nila, parang kadina rin ng motor. Ayan, kulang pa ng konti. Pitan pa natin dito. Ayan. So, yan, ganyan mga bro, yan. Mayroon siyang pre-play. So, higpitan natin ito ngayon. So check natin kung naka-pre-play siya. So ayan mga bro, meron na siyang naka-pre-play na siya, ayan. Okay. Tapos kulang pa ng higpit. Eh, ganun lang mga bro, maglagay ng kwan. Yan, ng kadina natin sa kayong mga sa kadina natin, tapos yung cover ng ating pinaka guide bar. Okay, sana ay ayan, meron na naman kayong natutunan sa video ito mga bro. At
kung paano ano ilagay yung ating kadina at itong ating guide bar. So ayan. Okay.